Hi mga kababas! Welcome back again sa ating YouTube channel. Nagbabalik na naman po ang Bababis Kitchen. I hope all of you are safe and healthy kung asan man kayo naroon. Ito nga palang ating lulutuin. Request ni Kuya Harold Hortada. Nasa ano siya ngayon? South Africa sa Cape Town. Okay? Kuya Harold, kumusta ka dyan? Ingat ka. Ang request po niya ay carbonara. Okay? Yung carbonara po natin, lalagyan natin ng twist. So, subaybay lang po tayo sa pagnood dyan para malaman nyo kung ano ang twist ng ating carbonara. At mga kababas, tara na, simulan na natin ito. Mga ingredients po na ating kakailanganin para sa ating pasta ay garlic, onion, bacon, olive oil, mushroom, egg yolk, cooking cream, pasta, crispy bacon, salt and pepper, steamed broccoli, parsley, at cheddar cheese. For making our bread naman po, garlic bread, we need garlic, we need parsley, butter, and tasty bread. Any bread po pwede nyo gamitin kung ano yung available dyan sa inyong bahay. Ayan. Ituturo ko po yan after po nating maluto ang ating pasta. Okay, we're gonna prepare our cooking pot. Pakukuluan po muna natin ng ating noodles. Lagyan natin yan ng oil and then salt. And then, isusunod po natin dito ay ang ating pasta. Yan, after po natin maboil ang ating pasta, saka po tayo mag-start gumawa ng ating sauce. Ayan. Okay na po ang ating noodles. Yan. Ibang noodles po yung ginamit ko. Kung meron po kayong ibang noodles, mahaba or ibang klase ng noodles, okay lang po. Depende po sa inyong kung ano ang gusto nyong gamitin. Ayan. Malambot ang ating noodles. So, dinrain ko na po yan. Nilagyan ko ng running water. And then, strain lang natin yan. And then, lagyan po natin ng konting olive oil para hindi magdikit-dikit. Ayan, and then isiset aside lang po natin yan. And then, we're gonna prepare another cooking pot. Lagyan po natin ito ng konting olive oil. Susunod na po natin dito ang ating bacon. Ayan. Ayan po. Piprituhin lang po natin ng very, very light ang ating bacon. Both sides. Ayan. Tapos, igilid lang po natin yan dyan. At dyan na rin tayo magsosotein ng ating garlic. Ayan, bonggang-bongga. Of course, pag nag-golden brown na ang ating garlic, susunod na natin ang ating onion. Ayan, onion. Ayan. Tay-satay lang po dyan. And then, after po nyan, pag nag-transparent na ang ating onion, mix na po natin ang ating bacon dyan. Haluin na natin yan sila lahat. All together. And then, after po niya, na-mix ko yan ng mabuti, isusunod ko na po dito ang ating mushroom. Kung available po sa inyong mushroom, hindi yung fresh na ginamit ko, pwede po yung in-can. Or kung gusto nyong walang mushroom, okay lang din po. And then, i-cover lang po natin yan, mga 2 minutes. Yan. Bonggang-bongga. Okay na yan. Natuluto na yung ating mushroom dyan. And then, ihahalo ko na po ang ating cooking cream. Kung gusto nyo pong gumamit ng iba, fresh milk, full cream milk, okay lang din po. Pero para sa akin, ang prepare ko ay yung cooking cream na yan. And then, timplahan po natin yan ng salt at saka pepper. Ibang pampalasa po, kung gusto nyo gumamit ng iba, okay lang din po. And then, after po nyan, pag kumulo ng very light, ihahalo ko po yung egg yolk. Minsan po yung normal na carbonara, pag nagluluto kayo, hindi nyo na nilalagyan ng egg yolk. Pero ito po, pampadagdag yan ng lasa. Tsaka mag-iiba po yung kanyang kulay. Magiging parang yellowish. Ayan, once na kumulo na po yan ulit, lalagyan po natin dyan yung ating cheddar cheese. Yan, pampa-creamy, pampalasa ng bonggang-bongga ang ating cheese. Yan, mix lang po natin mabuti. Mabilis lang po yan matunaw ng ating cheese na yan. Grated, ginrate ko na po yung cheese.
And then after po niya, na-mix ko po ng mabuti. Isusunod ko na po dito yung ating pasta noodles. Ayan. Yung noodles po, pwede kayong gumamit ng ibang klase. Ito lang po lang din kasing available dito sa bahay. Kaya ito na, instead na masayang or bumili pa ng iba, ayan na. Ang twist po dito, ito talaga. Nilagyan ko po siya ng gulay. Ito pong ating broccoli. Ayan. At least, healthy pa rin ang ating kinakain kasi may gulay, di ba? Ang bonggang-bongga, lalo sa panahon ngayon, kailangan natin ng masustansyang pagkain para tayo ay lumakas. And then, lagyan po natin ng parsley. Yan. And then, mix lang po natin ng very light. And then, siset aside po natin yan. Habang gumagawa tayo ng ating garlic bread. Perfect na match para dito sa ating carbonara. Yan, nahatiin ko lang po ang ating tasty bun. And then, gagawa po tayo ng ating garlic na pang spread dyan. Yan, kakailangan natin ng butter. And then, mix po natin dito ang ating garlic. Yan, halu-haluin. Ang bonggang-bongga, ikut-ikutin, ganyan. And then, parsley. Kung wala po kayong available na parsley, okay lang din po garlic and butter. Wala namang problema dyan. Pero pampadagdag din ng ating lasa, pampasarap dyan sa ating bread. And then yan, spread lang natin dito ng bonggang-bongga. Ayan. And then, isasalang natin yan sa oven toaster. Ayan. Mga 2 minutes, 3 minutes yan. Medyo malutong-lutong na yan. At mga kababas, ito na ang ating finished product ng bonggang-bongga. Kung napansin nyo po, yung crispy bacon natin, tinappings ko po dyan sa ibabaw. Ayan, bonggang-bongga. Maraming salamat mga kababas sa pagnood at pagsubaybay. Magkita-kita tayong muli. Bye!